For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng bottom bracket. Okay, what's up guys? This is Tony Travels. Isang magandang araw sa inyo at meron naman ako isi-share dito sa episode na to na kung paano magpalit ng bottom bracket. Pero take note guys ha, hindi akong gagawa niyan kasi wala akong tools na kinakailangan para doon. Nasira yung aking Colt na 29er nung umakyat ako ng antipolo na itong huli, tumunog yung bottom bracket niya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-diagnose nun, kung paano yung malalaman na kung bottom bracket ba yun o yung pedal yun. Okay, sa video na to ipapakita ko yun para at least madaling yung ma-distinguish kung bottom bracket ba o kung pedal pa ang may problema para hindi tayo nadadoble ng gastos. Okay, since dahil wala akong special tools na gagamitin para sa bottom bracket, ang gagawin ko ngayon, dadaling ko yung aking bike sa Creaking shopping center na kung saan mga nasa 5 to 10 minutes ride lang yan galing dito sa bahay namin. Okay guys, nandito tayo ngayon. Papagawa natin kay Kuya yung bottom bracket dahil tumutunog. Ayan. Nung naramdaman ko yan, nung umakyat kami ng antipolo, bakit pa lang, nanunog na, pero konti pa lang. Bali yung bearing na nakakabit sa kanya, yung stock pa lang nung Colt. Ngayon, meron dito sa shop na nila, Natalie Clear, dito yan sa Cartimar. Ayan, dito yan. Habang ipinapadyak mo, pinipersahan mo yung pedal, nagkakaroon siya ng tunog na kaya nag-decide na ako papalitan. Dapat Halotech na bottom bracket yung ipapalit ko. Kaya lang, sabi nila, pag nagpalit daw ako ng Halotech na bottom bracket guys, papalitan mo rin itong pinaka lahat na to, medyo mali. Kaya pinapalitan ko yung bearing nila na tag po 450, submit yung brand. Bali, yun yung ikakabit namin kuya. Ngayon ko lang nalaman yan kuya na kasi baguhan lang din ako sa pagbibisikleta na pag pinalitan pala ng Halotech yan, palit din pala ng ganito, no? Paparinig ko sa inyo yung tunog. Yan o. Naririnig nyo yung tumutunog. Yan yung bottom bracket. Yan yung sample na sounds ng bottom bracket. Yan. So tinesting muna namin, nagpalit kami ng pedal para makasigurado na bottom bracket talaga. Confirm kuya, bottom bracket talaga. Natunog. So, bali yan yung cooler na ginagamit nila para matanggal nila yung arm. Same process din sa kabila, ginamitan ni kuya ng cooler para mahugot yung padyak. Tapos, ito yung nagsisilbing lock sa kanya. Ayan. Ito yung nagsisilbing lock sa kanya. Yung nag-hold dun. Ayan, bali yan, isa yan sa mga tools na kinakailangan na gamitin mo, pagtatanggalin mo yung pinaka-lock ng bottom bracket. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, naka-expose na yung bearing. Unti-unti na natatanggal. Yun, nabunot na. Ayan. Bali, ito yung ginagamitan ng special tool. Ito yun. Para mahugot mo siya ng buo. So, ayan yung buong component niya kung saan na ito yung papalitan natin. Ang brand na ipapalit natin dito ay yung submit na lang muna. Kasi medyo malaking gagastusin ko kapag kapilitan ko ng lahat yan. Wala tayong ganun kalaking budget. 3,700 kapag pinalitan mo to ng Halotech na Shimano tapos magpapalit ka rin ito. Bali 3,700 lahat yan. Okay, ito na yung bottom bracket na ipapalit natin. Yan, submit ang brand niya. Hopefully, medyo mas matibay yan. Ano? Yes, sir. Submit BB73.
Yan yung brand. Tapos, iting itsura niya. Parang pagkaparehas lang naman, pero syempre iba yung quality siguro nito. Mas matibay. Ito yung stock nito. Tapos sa inyong ano yung bearing code eh. Tingin ko pwede rin palitan ng bearing lang din to, pero nag-decide na ako na buo na siyang palitan para sigurado, diba? Yan, kinabit na ni Kuya Al yung lock dito sa left side. Tapos ganun din yung kinagawa niya din sa right side. Pero doon kasama na yung buong component ng bottom bracket. Kung saan inibot niya unti-unti. At sisigipan gamit yung gamit yung special tools na kaninang pinantanggal natin dun sa lumang bottom bracket. So yan yung mga tools na kinakailangan. Kung mapapansin nyo, iba yung ikot nung pang-lock natin, nakasalungat dun sa normal na ikot. Pinabitan ni Kuya Al yung changing kasabay yung arm, tapos ito yung allen na lock niya, ipitan niya yan. Then sa kabila ganun din, ulitin niya lang, tapos okay na, good to go na tayo, gahin na tayo ulit antipolo. Yan, patapos na. Sige pa na lang yan, tapos na. Kuya Al, magpapasalamat na po ako sa iyo ngayon, ha? Yes, sir. Thank you po sa paggawa ng bisikleta ko. Maraming salamat kay Kuya Al. Natalie Clear. Ito yung pangalan ng shop nila dito sa Cartimar yan, sa Pasay. Unit 6 and 7. Yan. Narinig nyo siya. Napakamura maningil. Nagulat ako. Bottom bracket eh. 450. Tapos siningil lang ako ng 500 pesos. Kasama yung labor sa pagkabit. Tapos tinuno pa yung bike, ha? Thank you so much. Thank you so much po. Ang sarap niya nang ipadyak ulit. Wala nang tunog. Madulas na ulit ipadyak. This is my neighborhood. Medyo mainit. Maaraw. Pero masarap magbike. Mga trip niya ng mga Japanese, Korean, dito yan, sa side na to. Sa side naman na to, yan, puro mga Chinese yan. Chinese grocery. Yan. Ito, taho, sarap dyan. So what's up? This is Tonjing Travels. Matapos na naman isang vlog natin. Sana meron tayong natutunan, nakatulong sa inyo. Yung ibinilag ko na kung paano magpalit ng bottom bracket sa mountain bike. Okay, hindi ko kayang magawa yon dahil wala akong tools na kinakailangan para doon. So ang ginawa ko, dinala ko siya doon sa Cartimar Shopping Center kung saan may mga paugawa ng bike malapit dito sa amin. Binanggit ko kanina doon sa video na kung saan ako nagpagawa at kung sino yung mekaniko na yun. Isa lang manasabi ko, shoutout kay Kuya Al, ang murang sumingil. Nagdagdag na lang ako ng tip sa kanya kasi parang tingin ko kulang yung 50 pesos na labor na ibinayad ko sa kanya na isinama niya doon sa charging sa akin talaga na siningil ng shop. Shoutout sa iyo dyan ulit, Kuya Al, sa mga nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po. At kung bago ka sa channel na to, i-subscribe mo lang at hit mo notification bell at gusto mo i-share sa mga kapadyak natin para makatulong sa kanila at makatipid, i-share mo na rin, di ba? Maraming salamat guys sa panonood.